Nag-iisip ka pa rin ba kung alin sa kanila ang magandang bilhin between a pocket wifi at ang prepaid wifi modem? Well, tutulungan kitang mamili para hindi naman sayang ang pera mo. Hello guys, my name is James and welcome sa aking channel. Bago pa nagsimulang mag-pandemic, iniisip ko na kung alin ba sa mga internet devices ang mas magandang bilhin ko para hindi naman sayang ang pera ko aside sa mga wired broadband or fiber services kung sakali lang nawalan ng internet yung amin. Kaya naman sa video natin ngayon, bibigyan ko kayo ng mga pros and cons ng bawat devices at kung alin sa kanila ang magandang bilhin para sa inyo at kung sakali man may kasama kayo sa inyong bahay. Before we begin, magbabanggit lang ako ng mga disclaimer na ang video na ito ay hindi sponsored ng kahit anong brand na babanggitin ko sa topic na ito. At lahat ng sasabihin ko ay galing sa akin lamang at wala silang additional input sa paggawa nito. Pero bago ko simulan ng comparison, isa munang mga paalala sa mga devices na ito. Ang mga pocket wifi at prepaid home wifi ay may dalawang uri pagdating sa SIM card compatibility. Ito ay ang unlock model at carrier lock model. Pagdating sa mga carrier unlock model, ito yung mga binebenta ng Globe at Smart na may pangalan nila sa mga devices. Ang advantage nito ay mura at madaling hanapin lang sa mga department stores, groceries, at lalong-lalo na sa mga sarili lang stores, mapamall man yan o online. Ang disadvantage naman niya ay since na carrier lock siya, hindi ka pwedeng maglagay ng kahit anong SIM card, kapag same brand man yan o hindi. Katulad sa Smart, sa kanilang Bro prepaid Wi-Fi na specific lang for prepaid Wi-Fi modems. Minsan hindi daw pwede yung mga Rocket Wi-Fi SIMs nila. Dito naman papasok ang mga unlock models. Hindi ko na masyadong explain pa sa inyo since ang definition lang naman nito ay pwede ang lahat ng SIM cards. Yun nga lang, ang disadvantage lang nito ay medyo mahal siya kumpara mo sa mga lock models at minsan ay hindi mo siya agad mahahanap sa mga department stores, convenience stores at madalang lang sa mga IT stores sa mga malls kung may hinahanap ng specific model. Pwede naman online, not gonna lie, pero hindi mo naman sure kung working ba yung nabili mo. Aside, syempre kung sa official stores mo binili. Alam ko din naman, may mga illegal na paraan para sa lock models na pwede i-unlock ito. Pero hindi ko siya mare-recommend dahil may pagkakataon kasing masira o mabreak pa yung unit mo kung hindi mo naman alam kung paano siya gamitin. Kahit sinunod mo man ang lahat ng instructions, step by step man yan sa YouTube. Nasasayang lang yung device, diba? Ang sakit nun. Ang next na paalala ko ay i-check nyo palagi kung alin carrier ang pinakamalakas sa area ninyo. Lalong-lalo na kung napag-desisyon ninyo na prepaid wifi ang bibili ninyo. Halimbawa ay bago lang kayo sa isang lugar at hindi pa naka-install ang postpaid wifi ninyo. Mabuti nang i-check nyo na yung kung alin Smart, Globe, or D2SIM kung unlock ang bibili ninyong devices, hindi lang sa labas ng bahay, kundi din sa loob. Mas maigi na magtanong na rin kayo sa mga kapitbahay ninyo or mag-speed test kayo sa inyong phone para malaman nyo ang stability at reliability ng kanilang networks. At bago tayo pumunta sa next tutorial, kung na-enjoy mo itong video na ito at kung gusto mong manalo ng isang gaming true wireless earbuds, wifi repeater, power bank at iba pang mga prizes, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa aking main channel, Antec MNO. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang bell icon para updated ka sa mga latest video sa channel natin. Follow mo na rin ako sa mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at TikTok accounts para sa announcement of winner. At sa mga sasali, meron tayong Google Form sa description box sa ibaba. Ngayong naibigay ko na sa inyo ang aking mga paalala, simulan na natin ang ating comparison. Starting from the pocket wifi. From the name itself, ito yung mga devices na pwede mong ilagay sa maliliit na bag, sa bulsa, o pwede mo na rin hawakan na lang sa kamay habang nasa labas ka o kasya sa mga singit-singit ng bahay ninyo. Battery operated siya at kailangan mo siyang i-charge pag low battery na at pwede mo rin siyang patayin kung hindi mo na kailangan. Ang isang disadvantage na nakikita ko dito sa pocket wifi ay hindi natin sure kung sobrang lakas at stable ba ang internet connection niya as the years gone by. Tapos, hindi ko lang sure din kung saan nakakabili ng mga spare batteries nito kung sakali na hindi na kumakarga ng charge yung battery niya aside sa mga service centers. Kung may alam kayo kung saan nakakabili ng mga ganito na hindi ka na pupunta sa service center, please i-comment nyo lang yan sa ibaba. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga prepaid wifi modems katulad nito.
Ang mga devices na ito ay technically the same sa mga postpaid broadband or fiber modem in terms of its design. Except na lang nito na may SIM card slot sa modem niya dito. Also, may mga prepaid Wi-Fi modems na pwede din gamitin as a Wi-Fi bridge kung may extra room kayo sa bahay. Depende na lang yan sa product model na ginagamit. Kumpara sa pocket Wi-Fi, karamihan sa kanila ay may kasamang antenna for much higher signal coverage sa bahay para mas malakas ang connection. Yun nga lang, ang typical na prepaid Wi-Fi modem ay nakarelay palagi na nakasaksak sa plug 24/7. Kaya pag nawala ng kuryente, hindi mo rin siya magagamit. Though, to be honest sa inyo, may solution na siya with a 5 volts USB to 12 volts DC adapter cable. Pero kailangan mo pa rin siya isaksak sa power bank para naman gumana. Okay, tapos na tayo sa comparison between a pocket Wi-Fi and a prepaid Wi-Fi modem. Sasagutin ko na yung tanong kung alin sa kanila ang magandang bilhin. Kung marami naman kayong gagamit at palagi kayong nasa bahay lang, I really suggest yung prepaid Wi-Fi modem na ang bibili ninyo. Mas malakas siya ang coverage in terms of signal strength at mas close na rin siya sa isang fiber modem with some security features dito sa prepaid modem na to. Yes, pwede naman din siyang gadalhin sa labas with the adapter and power bank, pero para namang weird hawakan mo siya sa labas para lang makakonect sa internet, diba? Okay siya though kung may kotse ka at pwede rin siya for road trips, pwede mo din siyang gamitin doon sa prepaid Wi-Fi modem mo. So ikaw, ano bang pipiliin mo? Prepaid Wi-Fi modem? O pocket Wi-Fi? O doon na lang sa cellphone mo para maka-internet ka lang? Share mo yan sa comment section sa ibaba. At kung gusto mong mapanood ang iba pang mga videos, click mo lang ang mga videos dito sa kabila at subscribe ka na rin sa ating main channel para sa iba pang mga videos. Again, my name is James at kita-kits sa susunod na video.